kunitain ang unang anibersaryo ng pagbasura ng Kongreso sa prangkisa ng renewal ng ABS-CBN noong July 10, nagbigay ng pahayag si Anoy Ranay sa panayam sa kanya ng ABS-CBN entertainment reporter na si MJ Filippi. Sabi ng direktor, "Yun naman, so aanin mo ang franchise kung basura naman ang trabaho. Parang mas masarap magtrabaho kahit bawas ang sweldo, kahit hindi laging may trabaho, pero alam mo na yung quality ng trabaho yung maibibigay mo sa audience mo ay in the service of the Filipino. We have responsibility to our audience, kaya iyon ang ibibigay natin hanggang dulo magkakasama tayo." Hindi ito pinalampas ng award-winning Kapuso actress na si Miss Jacqueline Jose, na tila pa pinatatamaan ng direktor ang GMA7 sa pagkakasabi niyang walang quality at basura lamang ang gawa ng Kapuso Network. Kung kaya't nagpost ang actress sa kanyang Instagram ng quote nito lang July 14, "I don't fear the enemy who may attack me. I fear the fake friend who will still hug me." Payag ni Miss Jacqueline Jose sa kanyang Instagram, "Ang lungkot lang. Mula pagpasok ng Crossfit Up 10 hanggang sa pagdating ng mga artista at nagkukumahog to be ready. Sa setup ng DOP, set designer, huhugot ang mga artista para ready at all times. Maayos trabaho, pagod, pero masaya kami. Alam naming nakagawa kami ng relevant scene for a day. Pinag-iisipan ng lahat kung ano ba ibibigay per sequence. Lahat nagtatrabaho, walang hanggang trabaho. Lahat ginawa ko, pinagtrabahuan ko, pinag-isipan ko. Kahit ano pagod, ginagawa naming makapagbigay ng magandang programa na hindi basura." Kasunod nito ay binanggit ni Ms. Jacqueline ang isang direktor na nagsabing may franchise nga basura naman. Saan niya sa kanyang post, "Lahat ng nasa production from AP to AP to PE to all members of production hanggang utility, wardrobe on point, hanggang sa kwento, artista, direktor, nagpapawis, nagpapakahirap makagawa lang ng napakaganda na panoorin. Pinaghihirapan po namin ang lahat ng lumalabas. Hindi po kami basura." Hinangaan at pinuri si Miss Jacqueline Jose ng kanyang mga followers dahil sa kanyang pahayag at pagtatanggol sa GMA7 at sa mga kasama niya sa trabaho. Samantalang, umani naman ng mga batiko si Ranay na malaki ang naging pakinabang sa GMA7 dahil sa mga ibinigay sa kanyang proyekto bago siya bumalik muli sa ABS-CBN bilang direktor ng mga TV series. Kabilang sa mga naging proyekto ni Anoy Ranay sa Kapuso Network ay ang First Time noong 2010, One True Love noong 2012, Mundo Mo'y Akin noong 2013, Ang Dalawang Mrs. Real noong 2014 at More Than Words noong 2014. At yan po nagtatapos ang ating chikahan. Maraming salamat po sa panonood. Stay safe at God bless po always.